Hello, teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po muli sa ating lahat. Kamusta naman po ang lahat ng mga estudyante natin sa grade 9? At muli po, ako po muli ang inyong makakasama sa oras na ito habang si Tutor King po ay kasalukuyan nagsushoot sa isa pang episode ng DepEd TV. Magandang hapon po sa lahat ng mga viewers natin sa DepEd Philippines, DepEd Tayon, DepEd Edtech Unit sa Facebook and sa YouTube ng Educational Technology Unit at DepEd TV. So nagtataka kayo bakit ito ang ating suot ngayong oras na ito. So marahil ito ay panahon na po ngayon ng International Women's Month. So tayo pa rin ay nagdiriwang ng buwan ng kababaihan. So marahil ito ay may kaugnay din sa ating pag-aaralan ngayong araw ng Miyerkules. At muli po, binabati din natin ang lahat ng mga manonood mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hello din po sa mga teachers mula po sa Division of Sultan Kudarat from Doña Catalina Integrated School. Good afternoon po kay Aileen Ockner Salva. Good afternoon po. At syempre kay Miss Angel Pearl Napilda Dolian. Handang hapon po sa ating mga viewers. So muli po, ang hahalili po kay Tutor King, si Tutor Jessica Borromeo po mula po sa mataas na
natin po ng Rizal. At tayo po ay mag-uumpisa sa ating ikatlong quarter sa Filipino 9, na may pinamagatang parabola o sa tawag natin sa English ay parable. Again po ay matutunghayan din natin. Hi. Sige. Tayo natin i-adjust yung sounds pala. Ayan. Magandang buhay din po kay Farida Dacula. Hello, good afternoon. Ayan po, madami po tayo mga viewers at abot din tayo ng iba't iba mga streams. Gaya nga po ng Facebook at YouTube. So kung hindi pa napapanood ang iba pang mga episodes, huwag po kayong mag-alala dahil mapapanood niyo po ang replay ng ating ETUlay tutorial sessions. So muli po ako po muli ang hahalili po kay Tutor King. Ayan. Good afternoon po from ALS LGU Pasig City. Watching po si Ma'am Lailani Cruz. Hi, Yelrish Yusuped Alikra. Ayan, baliktad po yung mga pangalan. Ayan po. So, dumako na po tayo sa ating layunin, sa ating aralin. Ayan. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay napatutunayan ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaari maganap sa tunay na buhay. Kaya po ng aking nasabi kanina, ito ay pangbungad pa lang po ng ating mahal na araw. Dahil po sa susunod na linggo nga ay Holy Week, kaya oras din natin ito para magnilay-nilay sa pamamagitan nga po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. At nagagamit din ng wasdo sa pangungusap ang mga matatalinghagang pahayag. Ayan po ang makikita din natin sa MELCs or Most Essential Learning Competencies sa ating subject. Ayan, bago muna tayo magtungo sa ating aralin, tayo po muna ay may kaunting gawain. So, una, isulat ang titik sa comment section ng kasing kahulugan ng mga salitang inyong nakikita na mga nakasalungguhit sa pangungusap. At bigyan din natin ng kahulugan ang lahat ng mga nakasalungguhit sa pamamagitan nga po ng pagtukoy sa kasing kahulugan. So, ibig sabihin, magkaparehas po na kahulugan ng pangungusap. Ayan, handa na po tayo. So, una po, tinatanggap ng dalawa ang panunuyo ng binata. Ito ba ay pinabaliwala, panliligaw, pumupunta, o sumasalungat? A, B, C, or D, huwag pong kakalimutan na lagyan ng number ang bawat sagot para hindi po tayo malilito sa ating pagsasagot. Hello po kay Jason Balaha, dyan nanonood po sa atin. Ayan, comment na B. Panliligaw ba ang tamang sagot? Ayan, kay Jasmine. Ay, waki daw ay D. Tingnan natin. Ano ba ibig sabihin ng panunuyo? Ayan, tama ang sagot. Sa number one ay panliligaw. Marami ba sa inyo ay nanunuyo kahit ngayon ay pandemya? Ito ba ay madami ba sa atin na pumuporsige pa rin sa panliligaw sa ating mga minamahal? Maaring ang balak. Lalaki ba o babae ang manliligaw? Maari din. Yan. Sa pangalawa, naghihintay ang dalaga sa pagdating ng kanyang mangingibig. Ayan ang nakasalungguhit. Mangingibig. Ito ba ay kinamumuhian, kinagigiliwan, manliligaw o manunukso? Aba, para parehas ng din yata ang ating nakasalungguhit. Mangingibig at manunuyo. Ano kaya ang ibig sabihin? Sa number 2. Yan, may nakita na akong sagot. Number 2 ay C, manliligaw. Kay John Navit, kay Altea, kay Mark Laton, syempre, kay Strong J, ay letter C. Tama po ang inyong mga sagot dahil ito ay manliligaw. So, para din nanunuyo ang ibig sabihin ng
mangingibig. Hindi po siya kinamumuhian. Yan, susunod po tayo. Pinag-uusapan na rin ang tungkol sa ipagkakaloob na dote ng pamilya ng binata sa pamilya ng dalaga. Ito ay, ang nakasalungguhi dyan ay ipinagkakaloob. Ito ba ay pinagdadamot, pinagbibili, ibibigay, o isinusulong, o isusulong? A, B, C, or D? Comment na po. Ano ba ang sagot? May nakita na akong sagot. Letter C. Kay Ophemelia, kay Altea, kay Mark Platon. Ano ba ang tamang sagot? Ito ay, syempre, ang pagkakaloob, ang ibig sabihin ay ibibigay, hindi pagbibili. Yan. Dahil pagkakaloob ay libre at ayan ang ibig sabihin ng ipagkakaloob. Next na po tayo. Sa tahanan ng binata, idaraos ang maringal na kasalan. Ang nakasalungguhit po ay maringal. Ito ba ay simple, payak, katamtaman, o en grande? A, B, C, or D? Pag pong kakalimutan lagyan ng numero o bilang para matukoy din natin kung kayo ay nagsasagot ng sunod-sunod. Yan, may nagsasagot ng letter C. C ba ang samang sagot? May letter D? May letter A? Kay Mark Platon, letter D. Kay Yelrish, letter D. Kay Jocelyn Tamundo, letter D din. Yan, tama po ang inyong sagot dahil ang maringal po ay isang engrandeng kasalan. Yan, malalaman niyo kung bakit ito mga salitang ginamit. At ang panghuli, ang limang hangal na dalaga ay hindi nakasama sa kasayahan. Ano kaya ibig sabihin ng hangal? Walang isip, alerto, tinatangi, o hinahangaan? A, B, C, or D? Ano kaya ang sagot? May nagsagot na ng letter A. Si Waki. Si Majeline. Ayan, yan yung mga tamang sagot. Huwag na lang, kakalimutan ang lagyan ng number para mapasa din natin. Kay Marlene, letter A. Kay Marcelino, letter A. Kay Mark Platon, kay Yerish, ay letter A. Tama po muli ang inyong sagot dahil ang ibig sabihin ng hangal ay walang isip. Medyo pinalitan ko lang po yung salita na ginamit dahil nga po ay masyadong sensitibo po ang ating pag-uusapan. So yan po ay walang isip o hindi ginagamitan ng talino. Yan po ay ating mga talasalitaan. Mahusay naman po dahil po yung nabasa po natin o sa mga salitang inyong nabasa ay matutukoy na natin ng ating paksa sa pag-aaralan sa linggong ito. I-comment nyo lang o mag-heart react naman kayo dyan kung kayo'y handang-handa na para mga Girl Scout to. Laging handa. Ano, yan, 5 over 5 daw si Sir Jason. Ayan, wala pang premyo yan pero malalaman nyo mamaya kung ano ang ibig sabihin ng ating pag-aaralan. Ayan. Ang pag-usapan natin sa ating unang linggo ay mula sa Biblia. Ito ay tinatawag na parabola. At ito ay tinutukoy din sa mga kababaihan dahil ang parabola na ating pag-uusapan ay ang parabola ng 10 dalaga. 10 dalaga to. May iba-ibang klase ng dalaga sa ating babasahin. At ito ay matatagpuan sa Biblia sa Bagong Tipan, sa libro ng Mateo, Kabanata 25, versikulo 1 hanggang 13. So yan, kailangan pakinggan nyo pong mabuti to, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nanonood sa atin ngayon at lalo't higit sa mga kabataan na nanonood natin. Kaya nga tama kasi 10 dalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. At ang ating gagamit na self-learning modules ay mula po sa SDO Negros Oriental at ang ilang pang bahagi ay SDO Pasig City. Maraming salamat po muli sa pagbahagi ng ating
module sa ating aralin. Hello po kay Adi Rexy. Hello po, good afternoon. Ayan, so kilalanin ba natin ang mga tauhan sa Biblia? So rin at kilalanin ang mga tauhan na iyong mababasa sa Biblia. Isulat naman ang kanilang pangalan sa comment section. Pangalan lang po ang ating hinahanap. Ito ang una. Sino kaya ito? Ayan, kay Ma'am Connie Madrid po. Good afternoon, Madam. Ayan, sino kaya ang mga bida sa ito ay mababasa sa libro ng Genesis? Sino kaya ang mga bida dito na dalawang naghahawak ng kamay at tumingin sa isang puno? Ayan, kung kilala niya po sila, ayan, si Adan at Eva. Ba't Eva? Ayan. Sino pa ang mga nasa likod ng picture? Ayan, si Mark Platon, Adan at Eva. Tama po ang inyong sagot. Si Adan at Eva. Yan ay mababasa din sa Genesis o Genesis sa Ingles. Sino naman ito? O mukhang kilala niyo to dahil siya lang naman ay gumawa ng isang barko. Napagkalaki-laki. Sing laki na yata ng isang buong barangay. Ayan, sino pa ito? Sino ba ang nakalagay dyan sa ating ito? Ayan, ang sabi ni Altea, Artos, Moises ba? Si Noah? Marami nang huhula, si Moses daw. Ayan, tingnan natin. Si Noah ang tamang sagot, hindi si Moses. Mamaya pa si Moses. Dahil si Noah lang naman ang gumawa ng isang malaking barko na nagsalba sa kanyang pamilya at sa iba't-ibang klase ng hayop, yung mga malilinis at maduduming hayop. Yan, sumunod ay, eto, mukha kilalang-kilalang ito. Sino kaya ang magkalaban dito? Sino ba? Eto ay isang higante. At ang isa naman ay napakaliit. Mukhang kilalang-kilalang ito. Sino kaya ang mga nasa likod ng larawang ito? Ayan, siya ay si, ayan, nababasa ko si kanyo sa Bon Jabez, David, si Ellen, si Judith, si Goliath. Ayan, may Goliath, David and Goliath. Tama ulit kayo, si David at Goliath. Hindi si Samson. Hindi yan si Samson dahil napakaliit ng kanyang height. Ayan, si David and Goliath. Ayan, tama si Sir Eman. Si David at Goliath. Ito, mukhang kilala nyo na to. Ayan, ito ay may hawak ng tablet. Tablet na hindi po computer, na hindi po uso ang computer noon. Sino kaya si itong bida natin? Yan, ang nakasagot kanina ay, ayan, may Moses, Mark Platon, Moses. Ayan, yan, ang tamang sagot ay si Moses. Ayan, tama si Chi, si Franklin. Ayan, ayan ang hawak niya po dyan ay ang 10 utos ng Diyos. At eto, hindi niyo pwedeng magkamali dito dahil siya lang naman ang nagngaral ng parabola. Sino ba ito? Ayan, pag hindi niyo ito nakilala, mukhang kailangan niyong idikta sa iyong mga sarili sa pamamagitan ng panalangin. Sino ba ito? Si Jesus? Oh, Jesucristo? Tingnan natin. Ayan, siya ang nangaral ng parabola. At dahil dyan, ano ba ang ibig sabihin ng parabola? Ang parabola ay nagmula sa salitang Griego na parabole, na nagsasaad ng dalawang bagay na maaaring tao, hayop, bagay, o lugar o pangyayari natin ang lahat ng mga pangyayari na makatotohanan at naganap noong panahon ni Jesus mula sa banal na aklat o tinatawag na Biblia. Siya ang tinuturing natin na anak ng Diyos at tagapagligtas.
dahil ang kanyang mga aral ay mapupulot dito na nagsisilbing patnubay sa marangal na pamumuhay ng mga tao sa kasalukuyan. Ang mga mensahe na ginagamit sa parabola ay sinusulat din sa patalinghagang pahayag. Yan. Yan ang ibig sabihin ng parabola. So, ibig sabihin, si Jesucristo po ang nangaral sa atin ng mga salita ng Diyos. Amen po tayo dyan. Paki-comment nga po kung amen kayo sa aking binahagi na kahulugan. Type naman po ng amen po tayo. At yan pong kailangan din natin, lalo na ngayon ay tumataas pa po ang kaso ng COVID, ay kailangan din natin pagnilay-nilayan ng ating sarili sa mga salita ng Diyos. Ayan, amen po. Ayan. Ang isa pang kahulugan ng parabola, hindi lamang ito lumilin ng mabuting asal, kundi nakakataglay din ito ng moral at espiritual na pagkatao. Ayan, madami yung mga sumasang-ayon dito. Dahil nangyayari nga ito sa totoong buhay, ay kailangan din natin taglayin ang lahat ng aral dito sa parabola. Kaya tayo nagkaroon ng simple at tama ang ating direksyon dahil nga sa mga pangaral ni Jesucristo. So, handa na ba kayo sa ating pag-aaralan? Ito nga pala ang ating mga halimbawa. Ang aligbuhang anak at ang mabuting Samaritano. Yan. So, nakikita ninyo, ang mga larawan na yan ay isa sa mga pinangaral ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. At pagilang din dito ay ang ating pag-aaralan na may pinamagatang parabola ng 10 dalaga. So yan, nakikita nyo ang mga larawan, may 10 dalaga na may dalang kandila o pailaw. Saan nga ba nila gagamitin itong mga pailaw na ito? Ito ay matatagpuan sa libro ng Mateo sa Bagong Tipan. Ayan, nakikita po ninyo. Mateo, Kabanata 25, versikulo 1-13. Umpisahan na natin. At kailangan po ninyong malaman kung ano nga ba ang tinuturing na limang matatalinong dalaga at limang hangal na dalaga. Kaya po sila naging 10 dahil hinati sila sa dalawang grupo. Matatalinong dalaga at mga hangal na dalaga. Bakit nga ba? Tingnan natin ang buong kwento. Ang paghahari ng langit ay katulad sa 10 dalagang birhen. Pagkakuha nila ng kanilang mga ilawan, sila ay lumabas upang salubuin ang lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila ay matalino at ang lima ay mangmang o tinatawag natin na hangal na dalaga. Ito ay sapagkat sila ng mga mangmang pagkakuha ng kanilang mga ilawan ay hindi nagdala ng langis. Ang mga matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang lalagyan kasama ng kanilang mga ilawan. Ngunit, natagalan ang lalaking ikakasal o ikakasal, silang lahat ay inantok at nakatulog. Ngunit, mayroong sumisigaw sa kalagitnaan na ng gabi. At ang kanyang sinabi, narito, dumating na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo at salubuin siya. Humangon na ang lahat ng mga dalagang birhen at inianda ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga mangmang na mga birhen sa mga matatalino, bigyan niyo kami ng mga langis sapagkat mamamatay na ang aming ilawan. Bakit kaya? Sumagot ang matatalinong birhen. Hindi maaari. Baka hindi ito maging sapat para sa inyo at sa amin. Pumunta na lang kayo roon sa mga nagtitinda at bumili kayo para sa inyong sarili. Ngunit nang sila ay umalis upang bumili, ang lalaking ikakasal ay dumating. Silang mga nakahanda ay pumasok na kasama ang lalaking ikakasal sa piging.
ng kasalan at ang pinto ay isinara. Maya-maya ay dumating ang ibang mga dalagang birhen at sinabi nila, "Panginoon, Panginoon, pabuksan mo kami." Ngunit sumagot siya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng anak ng tao." Ayan ang ating binasang ebanghelyo o salita ng Diyos na nagmula sa ating Biblia. Magandang hapon din po kay Ma'am Perlita Donato. Ayun, tingnan natin ang mga katanungan. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa parabola? Sino nga ba? Pakitype nga kung sino nga ang mga tauhan? Dalawa lang yan o pwedeng tatlo sila. Sino ba ang mga tauhan? Tingnan natin kung ano nga ba ang inyong mga sagot. Ayan, ang unang tauhan ay ang mga matatalinong dalaga na matagang nag-aantay sa lalaking ikakasal. Ayan, mga hangal at mga matatalinong babae, tama yon. Dahil yung una, ang mga dalaga ay nag-aantay ng isang piging sa lalaking ikakasal. Habang ang iba naman sa kanila na limang hangal na dalaga ay hindi naman pinapasok. Bakit kaya mga hindi pinapasok ang mga hangal na birhen o dalaga? Dahil hindi sila nakapaghanda ng kanilang langis para sa kanilang ilawan. Ayan, mga limang matatalino at limang hangal na dalaga. At ang sumunod naman ay ang lalaking ikakasal. Siya ang kilala sa bayan na ninais na makadalo ang lahat sa kanyang kasal. Bakit nga ba ganin yun ang naging tradisyon ng ebanghelyo? Sino ang nagpangaral sa parabolang binasa? Siyempre, kilalang kilala nyo na to. Ang nagpangaral sa parabolang ating binasa ay siyempre, nagsisimula sa letrang J. Pwede rin nag-umpisa sa letrang H. Siya ay walang iba kundi si Jesus o Jesucristo. Siya ang nagpangaral sa kanyang mga disipulo na tumatungkol sa parabola ng sampung dalaga. Ito rin ay may patungkol din sa paghahanda o pagdidesisyon ng kanilang kanilang mga plano sa buhay, ano nga bang kanilang direksyon at bakit kailangan maging handa sila sa anumang mangyari. Pangatlo, saan at kailan ginanap ang kasalan? Saan nga ba ginanap? Kailan siya ginanap at bakit doon yata ginanap ang kasalan? Saan nga ba? Sa bahay ba ng dalaga o sa bahay ng ikakasal? Tignan po natin. Ayan, kumpleto yung kanyang mga pangusap kay Lailani. Ang mga tauhan, ayan, ang limang matalino at limang hangal na dalaga at ang lalaking ikakasal. Ayan, tingnan natin. Ang tagpuan sa kwentong ito ay sa tahanan ng lalaking ikakasal sa ganap na hating gabi. Bakit nga ba sa gabi? Ba't hindi ginawang umaga, tanghali, hapon, kung kailan naman matutulog na mga tao, ay bakit sa gabi ang ginanap ang kasal? Dahil ang kasalan ng mga Hudyo ay karaniwang ginaganap sa gabi at ang lalaking ikakasal ay nagdaos ng kanilang kasalan sa kanyang kasintahan sa pamamagitan ng kanyang pagsundo at saka pa lamang sila tutuloy sa kanyang tahanan upang doon idaos ang maringal na kasalan. Ayan ang dagdag kaalaman kung bakit nga ba sa gabi o sa madaling araw ginanap ang kasal. Late-night wedding, tama yon. Marahil marami din sa atin may curfew yata kung bakit pag hating gabi ba ay may ikakasal pa ba kayo ng hating gabi. Ayan. Pang-apat. Anong bagay ang ginamit ng mga limang matatalinong dalaga sa kasalan? Ano ba ang ginamit?
na sinisindi ito. Sinisindi. Marahil ito ay ginagamit kapag nag-brown out. Halimbawa kanina nag-brown out tapos biglang bumalik ang kuryente. Ano nga ba ang ginagamit sa bagay upang sila ay makapasok? Ayan. Ano nga ba ang ginamit? Ilawan at langis. Nako, pailaw at ekstrang langis. Tama kayo. Dahil ang ilawan ay kailangan may lamang langis. Ito ay inaalay sa limang matatalinong dalaga sa ikakasal. Para lang siyang maliit ng nagasera na may lamang langis. O ito yung tinatawag ng sinaunang ilawan. So, yun ang eksaktong larawan na aking nakuha. Kaya uso pala talaga ang exchange oil. Yan naman ay sa lalaking ikakasal. Pero hindi naman sabihin noon na ang tradisyon ito ay namamatay na paunti-unti. Dahil may ilawan talaga na ginagamit sa mga ikinakasal. Gaya na lang pagsindi ng kandila na nagsisimbolo ng liwanag at tanglaw sa magsingirog. Ayan, marami tuloy ang nakarelate. Si Layla ni Cruz, ayan, ang bagay ay ilawan at langis. Kay Kimberly Calasin, shout out po. Ayan, change all para umilaw ulit. Ayan, okay. Sumunod. Bakit hindi pinapasok ng lalaking ikakasal ang mga limang hangal na dalaga? Bakit? Bakit hindi pinapasok yung mga hangal o tinatawag na mangmang na dalaga? Bakit nga ba? Ano bang reason? Ano nga ba ang dahilan? Sapagkat hindi sila nakapagdala agad ng langis upang pailawan ang hawak nilang ilawan. So, sa una pa lang ng kwento ay nakita na natin kung paano sila hindi naghanda. Parang hindi sila mga Girl Scout. Kaya pag sinabing Girl Scout, syempre, alert tayo at laging handa sa anumang sakuna. Yan, kailangan talaga ay handa tayo palagi. Lalo na kapag napuputulan tayo ng internet, kailangan maghanda tayo ng backup plan. Ayan. Sino itong turing na limang matatalinong dalaga at limang hangal na dalaga sa parabola? Ito na natin, may papaliwanag ang ating mga sagot. Ang mga limang matatalinong dalaga ay ang mga taong maagap at palaging handa sa anumang pangyayari. Kaya kung magtataka kayo bakit ako naka-Girl Scout, dahil hindi po uso ang salitang late o pahuhuli. Dahil ang lahat ng nahuhuli ay hindi makasama o maaaring maiiwan sila sa labas ng langit. Habang ang iba naman, ang limang hangal na dalaga ay ang mga taong hindi naghanda o parang sa pagdidesisyon lang yan. Kapag hindi kayo handa sa anumang desisyon ninyo o sa inyong mga plano sa buhay, ang mangyayari sa inyo ay hindi kayo sa langit o naayon sa pangaral ng Panginoon. Ayan. Tingnan natin ano ba ang iba pang aral na maaaring mapupulot sa nabasang Biblia o sa parabola rather. Ayan. Ang aral ng parabola ay kailangan ng tao na maging handa. Sabihin nyo nga sa inyong mga kasama dyan, maging handa. I-type nyo sa comment section na maging handa. Type na natin. Ayan, mukhang laging handa mag-comment si Sir Jason. Laging handa. Sa pagdating ng kanyang anak na si Jesucristo sa sanlibutan, ang tanging yaon lamang mga nakakahanda lamang ang siyang makakapasok sa kanyang kaharian. At bakit nga ba importante sa atin na maging handa sa anumang mangyari? Dahil dyan, para tayo ay makaiwas sa kapahamakan, unang-una, lagi tayo maging handa, lalo na pataas na po ng pataas ang kaso ng COVID-19. Kailangan, pagka lalabas kayo ng bahay, magsuot ng mask, ng face shield, at maging alerto sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Dahil
Kaming mga Girl Scout, ayan, mga picture ko yan. Laging handa po tayo at lagi po tayong bukas sa anong mga mangyayaring hindi inaasahan. Ayan. Kayo ba ay laging handa sa anong mga sakuna o kahit na anong hindi inaasahang mangyayari? Siyempre, laging handa din tayo. Gaya ng ating get up natin, ito, handang-handa po tayo. Para tayo ay makaiwas sa pagkakamali, sa kapahamakan, at maging alerto tayo sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Dahil dyan, magaling po kayo at napakasaya ko na marami din sa atin ang nakakapagsagot sa ating parabola. Ngayon, tuklasin naman natin ang mga kahulugan ng mga salitang ito. So, comment nyo lang kung ano ang ibig sabihin ng mga matatalinghagang salita o malalalim na mga salitang ginamit sa ating kwento. Ilaw ng tahanan, balat sibuyas, butas ang bulsa, di mahulugang karayom at anak pawis. 1, 2, 3, 4, 5 lang yan. At ang ilalagay nyo lang dyan ay letra ng tamang sagot. Sa number 1, ano kaya ang tamang sagot? Yan, sabi ni Mark Platon ay E. Na natin kung letter E. Ayan, very good. Letrang E. Sumunod, ang balat sibuyas. Ano kaya ibig sabihin ng balat sibuyas? Ito ba ay balat ko ng mukha ng sibuyas? O kasi puti ko yung sibuyas. Ayan, may nagsagot ng letter E. Ayan, kanina pa yon. Letter E. Ayan, ano kaya ang sagot? Letter A. Iyakin nga ba ang sagot? Siyempre, iyakin. Parang ako, iyakin talaga. Next, butas ang bulsa. Ayan, maraming ganito sa panahong ito. Butas ang bulsa. Yan, mga walang pera. Letter D. Isa ay di mahulugang karayom. Ano kaya ibig sabihin ng di mahulugang karayom? Ano kaya ibig sabihin ng di mahulugang karayom? Ayan, sagot dyan ay napakaraming tao dahil ang pagtitipon na yon ay hindi talaga mahulugang karayom dahil madami po talagang bisita sa kasalan. Ayan, malapakadami. Mga, siguro mga 10 lang sila. 10 lang po yung pinapasok. Pero yung iba sa kanila ay hindi pinatuloy. At ang panghuli, ayan, si Ma'am Catherine Halina, ang sagot niya ay B. Ayan, tama po. Dahil ang anak pawis ay isang manggagawa. Very good po tayo dyan. Ito ay sisimplihan lang natin. Ay tatype naman po natin dito ay katotohanan sa buhay o KB at kagandahang asal. Marami ito na po yung last na activity natin. Okay? So ito ba ay KB o KA? Yan na lang po ang i-comment po natin. Unang tanong, bilang pagpapakita ng paggalang, ang kasalan ng mga sinaunang Hudyo ay nagsisimula sa pag-uusap at pagkakasundo ng ama ng binata at ng ama ng dalagang ikakasal. Ito ba ay KA o KB? Kagandahang asal o katotohanang buhay? KB ba o KA? Ano ba ang sagot? KA ba o KB? Yan, may nakita na ako na sagot. Siya ay KA. Yes, KA po, hindi KB. Ito ay kagandahang asal dahil ito ay simbolo ng paggalang sa dalawang pamilyang ikakasal. So, ang tamang sagot ay kagandahang asal. Next. Pagkatapos ng kasunduhan ay pansamantalang lumalayo ang binata upang hiyanda o buuin ang kanilang magiging kahanan at upang mapatunayan ang katatagan ng kanilang pag-ibigan sa isa't isa. KB ba o KA? Aba, kinabukasan. Wala namang sagot na kinabukasan. KB na o KA? Ayan, may nagsagot ng KB kay Mark Platon. KB, siya, tama yon. KB, dahil pinapatunayan lamang ng binata na handa na siyang bumuo ng kanyang sariling pamilya.
sana na lahat makarelate, lalo na si Sir Wilbur at si Sir Mad, yung kabuo na ng pamilya. Next! Pagkatapos, ay mali, bumalik. Ayan, bumalik siya sa pangalawa. Ayan. Ang limang matatalinong dalaga ay naging handa kaya't nagbaon sila ng sobrang langis para sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ayan, natawa si Sir Wilbur. Kiiba o kibi? Ano pa, mga tatalinong dalaga ay naging handa. Kiiba, kaganda ang asal ba ito o kibi? Ayan, KA ba? Ayan, may nagsagot ng KA, correct. KA po ang sagot dahil ito ay pinananatilihan po natin ang paghahanda sa anumang mangyari. Kaya sila ay pinapasok sa bahay ng lalaking ikakasal. O, sige, ang hindi paghanda lalo sa panahon ng mahalagang pangyayari ay makakapagdulot ng suliranin at kabiguan. KA ba o KB? O ba ay totoo o isang aral? KA ba? KA? Ayan, ugali po kasi. Ayan, nag-ugali talaga pag hindi talaga ready. Ito talaga ang mangyayari dahil ito ay katotohanan ng buhay. Dahil nagdudulot ng matinding problema sa hindi natin paghanda. At maaaring ito ang magdulot na ating pagsisisi. Masakit, masisi sa uli dahil hindi po talaga nauuna ang pagsisisi. At ang panghuli, ito na, last na to, dahil sa kanilang kapabayaan ay hindi na nakapasok pa sa tahanan ng binatang ikakasal ang limang hangal na dalaga. KA ba o KB? Alam niyo naman ang sagot. KB ba? Yan ay sinagot ni Yolanda, ni Risa, ni Divine. KB, tama po KB. Dahil dapat lang na maging handa tayo lalo na sa pagdating ng Diyos upang makatatanggap tayo ng katiyakan na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo? I-type nyo nga kung amen po. Ayan. Ayan. Ito ang magiging takdang aralin po natin. So, ikukumpara po natin ang lahat ng mga tauhan, totoo man o likhang isip, na naging handa. Ayan, gaya ng aking sinusuot ngayon na Girl Scout. Kung ikaw man ay matalinong dalaga o hindi o mahina ang inyong pag-iisip, pagkumparahin nyo ang maaaring naging pangyayari sa buhay niya at ang kasalungat sa pamamagitan lang ng compare and contrast organizer. Ito po yun. So, yan lamang po isasagot o pwedeng i-screenshot nyo na para may babaunin po kayong activity sakaling matapos din ng Holy Week, maaari nyo po siyang sagutin. At ako'y natutuwa na kayo ay napakahusay at napakagaling. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ayan. So, sa ating pagtatapos ng ating aralin, bubuin natin ang pangungusap na ito. Una, ang parabola ay naglalaman ng mga aral ni Jesus na nakapaloob sa matatanihagang pahayag. Ito ay mga aral na magpupulot dito na nagsisilbing patnubay o gabay sa marangal na pamumuhay ng mga tao. Ayan, binabati ko po ang lahat ng mga patuloy pa na sumusubaybay sa atin. At muli po, ako po muli ang inyong naging tutor sa oras na ito. Tutor Jessica po, mahalili po kay Tutor King. Maaari niyo po akong i-follow sa aking Instagram at Teacher Jessica B. At syempre, ang aking Facebook. Yan, ayan po ang aking Facebook. At meron din po akong YouTube channel. Syempre, kung may katanungan po kayo, ay maaari po kayo mag-email sa edtech@deped.gov.ph. At susunod na po ngayon, si Tutor Pam para sa Filipino 10. Ngayon, maraming salamat po
sa pagsubaybay sa ating ETUlay online tutorial sessions. Happy Wednesday, everyone! God bless! And stay safe, everyone! Magdasal po tayo at palagi po tayo maging handa sa anumang oras. Dahil po sa ETUlay, handa po kaming ETUlay ang pagkatuto para sa Sulong Edugalidad! Magandang hapon po! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!